Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Romans chapter 8 verses 28 hanggang 29. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat sa mulat-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging sa Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. God's plan revealed. At alam po natin sa mensahe po ng Kapaskuhan na hayag po ang plano ng Diyos sa buhay nating mga nanalig sa Kanya. At sa John chapter 1 verse 10 hanggang 12 makikita po natin nung naparito po ang Panginoong Jesus, marami po ang hindi tumanggap sa Kanya. Pero po yung tumanggap sa Kanya, sabi ng Biblia, ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. At dito po sa mga verses na binasa po natin, mahalaga na makita po natin ang plano ng Diyos sa ating mga nanalig sa Kanya. Kasi ang sabi po ng Biblia, ang plano po ng Diyos sa atin ay para sa ating ikabubuti. At yun po rin po ang sinasabi ng Romans chapter 8 verse 28. Ang Diyos ay kumikilos para po sa ating ikabubuti. At ang sabi po doon sa verse 29, tayo po itinalaga para maging katulad ng kanyang anak na si Jesus. So mahalaga po makita natin yan yung salitang sa pasimula pa. Kasi sabi ng Biblia, kilala na tayo ng Diyos sa simula pa lamang. Sabi po diyan, kilala ng Diyos kung sino yung magiging sa Kanya. Alam niyo po, sabi sa John 3:16, mahal ng Diyos ang buong sanlibutan. Ibig sabihin, lahat po binigyan niya ng pagkakataon. Makatarungan din po siya. Kaya ibig sabihin po, sa kanyang pagmamahal ay ibinigay niya yung kanyang anak na si Jesus. Kaya alam po, ang keyword po dyan, salitang whosoever eh, yung sino pong sumampalataya o yung sino mang sumampalataya sa kanyang anak. Yun po ang keyword po dyan. Kaya maraming tao po hindi nila naranasan ang plano ng Diyos sa buhay nila dahil po tinanggihan nila si Jesus. Kaya sabi ng Biblia, kilala na ng Diyos kung sino ang magiging sa Kanya sa pasimula pa lamang. Ganon po karunong ang Lord eh. Meron po siyang foreknowledge, sinasabi sa 1 Peter chapter 1 verse 2. Kaya ang sabi ng Biblia, kilala ng Diyos yung magiging sa Kanya. Yung pong sinasabi ng Romans chapter 8 verse 29. At ang sabi ng Biblia, pinili at inibig tayo ng Diyos dahil sa ating pananalig kay Jesus. Kaya malinaw po yan. Mababasa niyo po yan sa Ephesians chapter 1 verse 4. Tigit sa lahat, sabi sa Romans chapter 8 verse 28, ang Diyos kumikilos lamang para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Kaya napakahalaga po talaga nung decision na ginawa natin nung tayo po ay na-save. Kasi tayo po ay napabilang doon sa mga pinili at sabi ng Biblia, iniibig ng Diyos. At pangatlo pong katotohanan, sabi po sa Romans chapter 8 verse 28, gumagawa siya para sa ikabubuti ng mga nanalig sa kanyang anak na si Jesus. Kita po ninyo, no? Ang Diyos pala sa simula pa lamang ay gumagawa na para sa ating ikabubuti. Hindi natin alam yun. Ang ginawa lamang po natin ay nanalig sa kanyang anak na si Jesus. Pero in advance, nakita na po yan ng Diyos kasi siya po ay maalam. Meron po siyang foreknowledge. Kaya ibig sabihin po niyan, sa simula-simula pa, gumagawa na siya para sa ating ikabubuti. Kaya huwag po kayong ma-disappoint kung meron pong hindi magandang nangyayari sa inyong buhay, sa buong mundo, lagi nyo lamang pong isipin na ang Diyos po'y kumikilos para sa mga anak niya, sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Yan po dapat ang makita natin sa panahon natin ngayon. At sa huli po, makikita natin tayong lahat ay tinalaga niya para maging anak niya. So, napaka-privilege po natin, ano po, tayong mga nanalig sa Panginoong Jesus. Yun po sinasabi ng Romans 8:29 at James chapter 1 verse 18. At ang sabi ng Biblia, tayo ay magiging katulad ng kanyang anak. So, kumikilos ang Diyos para sa ating pagbabago. Hindi lang natin napapansin po yan. Akala po natin tayo po ang nagsisika para magbago po tayo. May part po tayo, pero higit sa lahat po, ang Diyos po ang kumikilos sa ating mga buhay. At kung sumasangayon po tayo sa kanyang salita, napapadali po yung pagbabago na nagaganap sa ating mga buhay. So ito po si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning!